Sigaw. Jen, pwede kaya nasa diaper yan? Paglawlaw ang diaper, hirap siyang gumalaw, di ba? Kaya bilip ako sa Pampers Pants. Dito, quick absorb from front to back. Di tulad ng iba, nasa gitna lang mag-absorb. Kaya mas dry at less lawlaw sa Pampers. Pag less lawlaw, comfy na siya gumalaw at mag-explore. Less lawlaw, better galaw with Pampers. Kay liit mo man ngayon, there's a big world to explore. Don't you worry, Anna. I'll be with you. Sa bawat ikot o galaw, kami nakaabang. Making sure you're safe and comfy. Sulit ang bawat pagod, 'cause we know you're learning with every move you make. Antok ng kalimutan, basta it's better for you, my baby. 'Cause with every move you explore more. Antok ng kalimutan, basta it's better for you, my baby. With every move you grow stronger. Anything I got going, basta it's better for you, my baby. Cause with every move you grow braver. Basta it's better for you, my baby. With just one smile, what I don't know how to do. Basta it's better for you, my baby. And I'll do it all again. Basta it's better, basta it's better for you. Basta it's better for you, my baby. Basta it's better for you, my baby. With Pampers, less lawlaw. Oh no! Lawlaw na naman? Naku, Mars! Malamang babad na ang skinny baby sa wiwi. Babad? Paano to? Switch ka na sa Pampers Pants. Unlike lawlaw diapers, Pampers Pants absorbs babad quickly from front to back. Kaya less lawlaw, no babad. Safe ang skinny baby. Bye-bye, babad monsters! Sa Pampers Pants, less lawlaw, bye-bye, babad! Yan. Paglawlaw ang diaper, hirap siyang gumalaw, di ba? Kaya bilip ako sa Pampers Pants. Dito, quick absorb from front to back. Di tulad ng iba, nasa gitna lang mag-absorb.
Kaya mas dry at less lawlaw sa Pampers. Pag less lawlaw, comfy na siya gumalaw at mag-explore. Less lawlaw, better galaw with Pampers. Kay liit mo man ngayon, there's a big world to explore. Don't you worry, anak, I'll be with you. Sa bawat ikot o galaw, kami nakaabang, making sure you're safe and comfy. Sulit ang bawat pagod, 'cause we know you're learning with every move you make. Every move you grow stronger. Anything I got going, basta it's better for you, my baby. 'Cause with every move you grow braver. Basta it's better for you, my baby. With just one smile, but I don't know how to go. Basta it's better for you, my baby. And I'll do it all again. Basta it's better, basta it's better for you. Basta it's better for you, my baby. Basta it's better for you, my baby. With Pampers, less lawlaw. Oh no, lawlaw na naman? Naku Mars, malamang babad na ang skinny baby sa wiwi. Babad? Ano to? Switch ka na sa Pampers Pants. Unlike lawlaw diapers, Pampers Pants absorbs babad quickly from front to back. Kaya less lawlaw, no babad. Safe ang skinny baby. Bye-bye, Babad Pansers! Sa Pampers Pants, less lawlaw, bye-bye-bye! Diaper yan. Paglawlaw ang diaper, hirap siyang gumalaw, di ba? Kaya bilib ako sa Pampers Pants. Dito, quick absorb from front to back. Di tulad ng iba, nasa gitna lang mag-absorb.
Kaya mas dry at less lawlaw sa Pampers. Pag less lawlaw, comfy na siya gumalaw at mag-explore. Less lawlaw, better galaw with Pampers. Let's talk about you, parenthood, your babies, and everything in between. Welcome to the Pampers Power Parent Show. Hello, Power Parents! Good afternoon to all of you! Hello, hello sa inyong lahat. This is Mommy Vanna. Syempre, welcome to another episode of the Power Parent Show. I know, sobrang happy kayong lahat. Send me some hearts naman dyan sa comment section. It's the second episode of our second season at maraming na tayong na-enjoy na mga topics. But of course, this one is very, very great. Kaya stay tuned. And of course, lahat kayo sumali na sa ating chikahan last week, sa mga mommies at sa mga daddies din. Uy, mga mommies, invite nyo din ang mga daddies. Actually, sila daddy dapat ay nanonood din ito. This is a very helpful show for everyone because you guys will learn a lot. Together, let's learn. So there. Alam mo, we're so happy na pati mga daddy sumasali na sa ating usapan. And of course, yan talaga ang gusto natin because Power Parent Show is your support group, di ba? Everyone is welcome. Nandito kami lagi for all your Power Parents. Alam nyo yan, di ba? Ang dami na nating natuturan from our discussions, from our guests, at talaga na mga napakasiksik at liglig na mga tawanan, kwentuhan, lahat yan, alam nyo na? Ang oras ng Monday natin, di ba? Lahat yan while learning from one another. Kaya make sure to make the Power Parent Show your Monday habit. Okay? O, attendance check muna tayo sa comment section. Hello! Hello sa lahat! Andiyan na ba sila? Hello, Jassie Mine Aquino! Ayan! Hello, Pani Pats, Miss Carol! Hello! Let's go, Power Parents! Ayan! Okay, si Mami Jen andiyan din. Si Mami Mary Rose Agot. Hello, Mami Ba! Hello, Mami Irene! Ayan, ibang klase talaga. Power na power tayong lahat. Siyempre, don't forget to share. Spread the love to everyone, ha? And of course, pusuan nyo kami lagi. Whatever you want to say, welcome po kayo. Of course, you can leave your comments, your reactions, all throughout the show. Babasahin namin yan later. Alam nyo naman, ha? Miss Camille, thank you so much. Oh, Mami Camille. And of course, simulan na natin yan. Eto na. bagong tutok sa mga bagong parent, Power Parents na nandyan sa atin. Aside from being your parenting partner, hindi lang tips ang binibigay ng Power Parent Show sa atin. We're also giving away lots of prizes for all of you guys! Yay! Kaya naman, simulan na natin yan. Our first winner of the day, I'm announcing a masuswerteng Power Parent who shared their Pampers story with us after last week's episode. Congratulations! Ito na sila! Ayan! Congratulations si Mami! Ano to, Mami? Toxy ba? Tosi? Yon! Mami Rosalie! Ano ba yun? Rosalie pala! Okay! Mami Roselle Menguito? Megito? Megito? Tama ba? Megito? Yan? Menguito? Mami Roselle, napakaganda mo. Congratulations. Napakaganda ng iyong message, 'di ba? Pwede ko ba 'yang anuhin? Pwede ko ba 'yang basahin? Basahin natin 'yang message na 'yan, ha? Okay. Basahin natin. Pampers empower me to be a power parent because I use the best diaper for my baby. I feel that my baby is safe and protected with Pampers. It helps me in so many ways, like saving money. Uy, gusto ko yan. Alam mo yan, na-realize mo yan, diba? I love you talaga because it's less lawlaw means less diaper changes. Super absorbent and my baby is comfortable. Thanks to Pampers! Congratulations naman talaga sa kanya. Ibang klase ang power, diba? Thank you so much, Mami. Ayan, congratulations sa'yo. So sa lahat ng mga mommies out there, don't you worry dahil kayo po ay
magkakaroon ng chance na manalo like si Mommy, 'di ba? Okay, thank you. So that was such a nice Pampers story. We are so happy that we really inspire a lot of our parents out there. So wag po kayong bibitaw because we have more surprises, more games for everyone all throughout the show. And stay with us because we will announce all the winners at the end of our episode today. Alam nyo naman na yan, drill na yan, di ba? Including the winner of our screenshot game kanina. So marami pa tayong chance to win. Kaya abangan nyo lang ang aming power game. Bawal kumurap. Okay, hinga-hinga lang. Okay, eto na. Ayan na, simulan na natin ang episode na super exciting. Mga power parents, sobrang pinagandaan ko to with the powerful blazer. Alam nyo yan. Because I'm sure napakaraming makaka-relate sa ating topic today. But before we start, syempre, hindi kailangan nga, hindi kompleto pag ako lang, ba? Diba? So nagtawag ako ng napakagandang backup. O, oh, ba? Diba? Ito na. We will, dahil joining me is a very pretty co-host this afternoon, all the way from Davao. Please welcome Mommy Ara! Hello, Mommy Ara! Hello, Mami Vanna! Hello sa mga Pampers Power Parents na nanonood sa atin ngayon. Maayong hapon! Gikan din sa Davao City. Mami Vanna, na-miss kita. May, June, July, 2 months since we had our last live episode. Pero alam mo, season 2, napanood ko rin yung last week's episode niyo with Mommy Kay naman. And it was very empowering and of course, very informative. Correct. Nako, sobra din kitang na-miss, ha? Parang kahit araw-araw tayo magkasama sa mga IG stories natin, iba pa rin talaga pag magkatrabaho tayo, di ba? Yes. Yun. Sobrang daming learnings, di ba? And I'm sure lahat kayo nag-enjoy at alam naman natin lahat ng mga Power Parents Nation natin ay nag-iingay na ngayon dahil excited na naman ako sa kwentuhan natin today. So, Mami Ara, I know your daughter si Yana, 2 years old na, di ba? Yes, 2 years old na siya. My only daughter. Ayan, I'm a first-time parent. At alam mo, Mami Vanna, parang kailan lang kasi na naaalala ko pa nun, ang liit-liit niya. Like, nakakarga ko pa siya. Ngayon, parang ayaw na niyang magpakarga. At napakalikot na. Pero alam mo, kahit pagod, ito talaga tayo yung mga parents, eh, diba? Basta makita mo lang na happy sila lumalaki. Habang lumalaki, nakaka-relax din tayo as a mom. As at the end of the day. Correct. Ako, super agree ako. 2 thumbs up, Mami Ara. Being a parent, iba talaga yung feeling mo, di ba? When I first became a mom, naku, ang sarap mag-reminis, ano? Parang ano, ha? Parang, let's go back, no? To the moments, di ba? And embrace that powerful journey, di ba? That it all began with our first baby. Eh, o nga pala, okay. Isa pa lang yung baby mo, so... Mami Ara, halo-halo yung emosyon ko. Alam mo yung may kaba, may saya, may lahat eh. Alam mo yun, yung may konting nervyos ng konti. But of course, excited ka, di ba? There are fears also, but it, natural lang naman daw yun, sabi ng doktor. Yes, natural lang yun. Kasi pag hindi natin yun nararamdaman, Mami Vanna, there might be something wrong. Pero, di ba? Kaya nga, it's a challenge. Ito yung tinatawag na challenge ng pagiging nanay, physically, emotionally, mentally, but because we want the best for our kids, I want the best for Mayana, we power through, ayan na. Although minsan, nung una tayong naging nanay, aminin natin, ikaw Mami Vanna, di ba, may mga aligaga moments tayo. Oo, ang dami, ito ka ba? Ay, ako. Correct na correct ka dyan. Pero parenthood is always a learning process. Sabi nga nila, walang parenting 101 eh, di ba? So, you know, you get to learn from your experience and each other's experience, di ba? Yung mga kwento, kasi talagang nandun yun eh. But of course, isa sa mga natutunan ko and very important for power parents is to have a reliable partner in raising their kids. Yes, that's correct, Mami Vanna. I totally agree. As in, 100% agree ako dyan. Napakahalaga yung
alam mo, aside sa family mo, yung partner mo, tsaka yung mga kaibigan mo who are always there to give you support through ups and downs of parenthood. Alam mo yun, pag sinabing ups and downs, alam na ng mga mommies yan eh, ng mga daddies din. Lalo na sa pag-aalaga ng ating mga baby, lalo na yung mga newborn, yung tinatawag natin, Mami Vanna, na fourth trimester, yung first 3 months ng after mong magmanganak, 'di ba? Yun talaga yung roller coaster. Grabe yung emotional and mental health natin. Dapat naka-incheck talaga dapat tayo that time. And mahalaga 'yan na malaman natin yung emotional support and mental support sa ating pamilya, lalo sa mga first-time moms. Nako, agree naman ako dyan. And of course, aside sa family and loved ones ko, may isa akong kumpanyo na every step of the way, eh nandyan lagi at hindi ako binibitiwan. Alam mo ba kung ano yun? Parang alam ko. We have that in common. I know, yan ang common sa ating mga ano, wise na power parents. Pampers! Nandyan talaga yan eh. Di ba? Yes, from newborn hanggang ngayon nga naka-XL na si Yana, I only trust Pampers. Hindi ko na binitawan, Mami Vanna, kasi alam mo, di ba, as I was sharing yung previous episode natin, yung mga negative na experience namin, sakit sa ulo, kaya hindi ko na ito binitawan. Kaya unang-una, Pampers na talaga yan. When we say quality diaper, wala na akong ibang iniisip kundi Pampers. Sino pa ba, 'di ba? Pampers na talaga. I'm sure nakaka-relate din yung mga mommies natin na nanonood ngayon. Correct. Nako. Syempre, from perfect 'yan lalo sa mga newborns natin. Actually, ako very careful ako magbigay ng advice lalo sa mga first-time moms, 'di ba? Minsan may magme-message sa iyo, "Uy, Mommy Vanna," kasi parang they trust you already and stuff. So parang ako very careful ako. If you can check with your doctors, pero isa lang ang hindi ko na hindi ko na pinag-iisipan pa na i-recommend. Yun yung Pampers kasi it gives you that long-lasting protection na alam ko subok ko with my own experience. May tawag sila diyan eh. Parang triple protection, 'di ba? Against leaks and rashes. Oh, 'di ba, bongga? Yes, triple protection. Not one, not two, but three. Triple protection, Mami Vanna. Especially kung sensitive talaga yung skin ng mga baby natin. Less worries, lalo na kung first-time parent ka. Correct. Agree ako sa'yo. Kasi nabanggit na natin kanina, di ba? Being a first-time mom or dad is a big life moment that needs adjustment. You have to go through the process. As new parents, maraming tanong. Maraming kailangan matutunan para maalagaan at mapalaki na maayos ng mga babies natin. And of course, the Power Parent Show is here to help. Kaya naman, eto na. Joining us today is our first guest para i-share ang kanyang experiences is a video editor, photographer. Naku, napaka-talented ni Ma'am. She, super. And now, for the first time, correct. And now, for the first time, Mami na siya. O, di ba? Let's welcome Mami Rica! Hi! Good afternoon! Good afternoon sa lahat ng Power Parents na nanonood sa atin ngayon. Good afternoon, Mami Vanna and Mommy Ara. And shout out pala sa aking husband and brother ko na si Richard na nanonood sa akin ngayon. Hi! Hello, Mami Rica! Mami Vanna! Ang ganda ni Mami Rica! Parang nanganak ka ba talaga, Mami Rica? We are so happy you can join us now. And welcome to the show and welcome, of course, to Parenthood! Congrats, Mommy! Yes. Thank you. Thank you, Mommy Ara and Mommy Vanna. Actually, I just gave birth last month, in the middle of quarantine. And her name is Baby Navi Coraline. Wow! Pakagandang pangalan! Mommy Rica, congratulations, ha! Sabi ni Mommy Ara kanina, hindi kanya binobola. Promise na mo. Yes. Ang fresh! Ang talaga! Okay. I love the name, ha? Navi Coraline. Wow! Alam mo, ang pagpili ng name, isa yan sa nakaka-excite about being a first-time parent, di ba? Pero matanong ko lang, bakit yun ang napili mong name? Totoo, Mami Vanna, sobrang exciting actually mag-isip ng name for your first baby, syempre. Pero actually, yung name ni Baby Navi, naisip na namin yan before pa ako maging pregnant. Meron na kaming name for both boy and girl if ever nga magkaanak kami ng husband ko.
So basically, yung name ni Navi is combination ng names ng parents namin ng husband ko. Navi from my father na Nav. And then Coraline sa mom ng husband ko na si Corazon. So Navi Coraline. Wow! Ang ganda ng, may meaning talaga yung names, di ba? E kung mabangga ka na, paano mo pinili yung names ng mga anak mo? Naku! Huwag ng mga ha! Isa na lang! Naku! Yung Piyo kasi, Piyo Grayson Hunter kasi siya, okay? Yung bunso na lang. Piyo kasi, fanatic kami ni patron saint talaga namin, si Padre Piyo. And that time kasi I had when I gave birth to my son, nakainom siya ng water sa akin. So I mean, coming out of me, medyo nagkaroon siya ng very challenging moment. So parang my mom reminded me na kapag ka meron kang merong mga ganong instances, you have to name it under a name of a saint or patron, 'di ba, na talagang religiously pinaniniwalaan mo. And that time Padre Pio is very helpful to us. Parang feeling ko lahat ng wishes ko ay nasagot niya, no? Plus, yung Grayson, it's a very grateful name dahil may pagka masunurin tong Grayson na to. Yun yung gusto ko naman. Very obedient and spreader of love. Tapos yung Hunter, naku yan. Oh, Hunter x Hunter yata pinakuna ng husband ko. Anyway, sa mga expecting parents, aba, hindi pa lumalabas si baby, alam mo na ha. Pampers is already here to help you. We all want to give you, our kids, the best possible start to life. And that's the start of choosing the best name. Kung hindi pa po kayo nakakapag-decide, okay, sa kung anong name ni baby at gusto niyo ng help, just log on to pampers.ph. where you can find our baby name generator, so you can browse among a list of names and you can add filters depende kung gusto nyo by gender, first letter, theme, o di ba, bongga? Helpful yan, Mami Vanna, kasi alam mo, most of the moms groups, lalo na dito sa Davao, ha, maraming mommies nagtatanong, "Mommies, pa-help naman, anong pangalan ng baby ko kasi I'm pregnant," at ganyan-ganyan. So, helpful yan. And aside from that, Mami Vanna, it has also other pregnancy tools to help soon-to-be parents. Meron din yung due date calculator and yung pregnancy calendar to help you track your baby's growth and development. Very useful. Ang galing! Ano? Ang ganda pala! Well, congrats again, Mami Rica, for your baby Navi. Later on, let's talk about your journey, ha? Naku, excited kami. or how you are. Siyempre, becoming a mommy, I'm sure maraming nakaka-relate dyan. Comment. Anako, ang dami ko kaninang in-invite, Mami Ara, yung mga first-time mommies na nakakilala ko. Medyo nag-personal lang ako, touch up ako sa kanila because I know for a fact, this is a very helpful topic, no? An episode for them. So, alam nyo na yan. Kaya hindi pa huli ang lahat, i-share nyo na po ito sa madlang people, sa lahat ng power parents dyan. Diba? I'm sure maraming makaka-relate. Kaya comment lang po kayo if you have some questions or meron kayong mga gustong insights to share. I'm sure marami rin matututunan from you, Mami Rica, diba? Yes, thank you. Thank you, Mami Vanna. Yes. Excited na ako for later. Kami rin, excited din kami to hear your story. And alam mo, Mami Vanna and Mami Rica, hindi lang si baby ang dapat alagaan ng isang first-time power parents dahil it's really important for new moms na alagaan din yung kanilang mga sarili. Totoo yan, di ba? Especially yung sinabi ko kanina, yung ating mental health. To provide more insights and to answer our questions about the journey to parenthood, we have with us today a professional occupational therapist and educator, Mommy Eileen Ang. Hello, good afternoon mga power parents. Hi Mommy Vanna, Mommy Ara, Mommy Rica. Pero then nag-shout out si Mommy Rica. Ako din, shout out din ako. Shout out sa KJ, sa KJ family, Mama Academy D group, and of course sa Ang's family. Thank you. Hello, Mommy Eileen! Welcome to the show! Hello, thank you for having me here.
Correct. Sobrang excited na ako. Alam mo, yung episode natin today, whether a new mom like Mommy Rica or sabi nga nila, mga veterano na, wag na natin i-mention yon. I'm sure maraming matututunan ng mga power parents natin today. Pero, bago ang lahat, alam ko bukod sa mga learnings, excited din yung mga power parents dito at kanina pa abang na abang. Kaya eto na, power parents, this is our power game. Pampers Power Game. Pampers Power Game. Okay, hindi lang babies ang may playtime, ha? Habang nakasyesta yung mga bagets natin, samantalahin na natin. Ang mga parents ay may games, meron tayong 2 rounds for today. And of course, per round, meron tayong 2 winners ng 100 peso Pampers Plus and vouchers. Kailangan mo lang humula at sumagot sa ating comment section below. Okay, ready na ba siya? Ready na ba? For sure, ready na. Mommies, if you are listening kanina, how many layers of protection meron kaya ang Pampers for newborns that best protect our babies from rashes? Nako, inulit-ulit namin ni Mami para to eh. Correct! Go! Ano pa tayo, di ba? Answer na po mga, kayo. Yung mga fingers natin, ayun. Oo, not just blank. But, oh, correct. Yun, oh, ayan, nagbibigay na kung paano niya sinabi kanina ni Mami Ara. Our parents, send your answers on our comment section. Ay, ang bilis naman ng mga mommies. Naku, ganyan, naka-ready, akala mo lang. Okay, eto na. May mga nakasagot na kaya? Parang meron na. Yes! Mommy Rica, let's reveal the correct answer. Okay, so the correct answer is 3. Triple protection. Yun! Alam na, alam na. Baka po may nagkamali pa. Okay lang nagkamali na sa pagbibilis ng type, ha? Wag lang sa ibang number. Congratulations! There you go. Ayan. At ang answer nga ay 3. Sige, later malalaman natin sino mga nanalo dyan. You know what, mommies? Eto na. Lahat ng naging first-time moms, lahat tayo, of course, experience na using a Pampers newborn, di ba? Tama ba yan, Mami Ara? Yes, Mami Vanna. Alam mo, as a first-time mom, yung number one na kaaway talaga is rashes. Ay, naku, nagigigil talaga ako sa rashes. Lalo na yung mga newborn kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit iyak ng iyak yung mga bata, di ba? So that's why we have to make sure na protected si baby sa any form of rashes. Kaya naman, Pampers na talaga ako. Ikaw, Mami Rica, we are so willing to, ano na, ready na kaming makinig sa story mo, Pampers experience mo as a first-time mom. Kumusta? Well, Mommy Ara and Mommy Vanna, syempre, ano, I gave birth in a time na gulong-gulo ako with everything. I'm sure you understand naman kasi it was in the middle of a pandemic. So, syempre, ang gulo-gulo ng lahat. And then, I work on events pa. So, since the pandemic, ang daming nawala sa business, ganyan. So, syempre, ang gulo rin for me. Sa sobrang daming iniisip, syempre, parang hindi ko na iniisip anong diaper ba gagamitin ko. So parang kung ano na lang meron, lalo na ang hirap maghanap sa mga groceries, wala laging stock, mga ganyan. So kung ano lang nakita namin ni hubby, yun na lang yung ginamit namin. Actually, nakatry nga ako ng sobrang daming brands, naka 5 brands yata ako in a span of 1 month. So yun. Tuloy mo lang, Ma'am Shi. Yeah, pero ano, yun nga, problem ko, since palipat-lipat, nagkaka-rashes nga si baby. So like what Mommy Ara said, problem talaga yung rashes na yan. So syempre, I want the best for my baby. So palipat-lipat nga ako ng diaper. And then I finally found Pampers. So with Pampers, sobrang ginhawa talaga. Less sleepless nights kasi wala nang rashes si baby. Sobrang comfy na niya at ang himbing na lagi ng tulog. Aww. No worries. Alam mo, Mami Rica, that's all because of Pampers Triple Protection. Firstly, yes.
instant absorb ang wiwi ni baby from front to back. So, hindi na bababad sa wiwi yung kwet ni baby. Yung Pampers for newborn kasi, it has micropearls inside which works better sa absorption compared to the usual lang na pulp. If you can see here sa video, diba, ayan, nandito yan sa screen, bubuhusan natin yan ng blue liquid, yung dish with ordinary diaper pulp lang. And then yung isa with Pampers micropearls. Tapos let's watch ha kung paano siya na-absorb. Ayan, kita nyo that yung nasa right side, yan yung sa Pampers. Now naman, ipapatest natin, kitang-kita naman dito sa micropearls ng Pampers, walang kabasa-basa, diba? Hindi wet yung feeling ni baby kahit nagwiwi na siya sa diaper. Very important to kasi ang major cause ng rashes sa puwet ni baby ay, yun na nga, yung pagiging pagbabad ng diaper. Grabe! Yes. Ayoko yan! Ibang klase! Diba? Imagining mo! Yes. Well, congratulations sa Pampers at congratulations sa Mami Rica dahil nahanap niya na ang Pampers! Yes! Finally! Ako, yes. Alam mo, Mami Rica, relate ako sa story mo eh. Kasi ako, nag-try din ako ng ibang diaper noon. From season 1 episode, ano na nga ba yun? Huwag na natin balikan. Basta ganun. Lahat yata ni reveal, lahat ng episodes inamin ko sa lahat, sa buong mundo, no? Sa buong mundo. Dahil shout out, may mga nanonood from Canada. Okay, hello! Yan. So, iba talaga pag kinompare mo yung experience mo with other brands, di ba? Na eventually, hindi mo mapansin ang quality na binibigay ni Pampers, di ba? Kasi talaga maganda siya. Saka nasanay na rin talaga si baby sa triple protection, di ba? Pag lumaki na siya, and eventually Pampers pants na yung gamit niya, hindi na nawawala yung triple protection, di ba? Isa din, Mami Vanna, kasi yung Pampers, may anti-leak guards siya to make sure na walang leakage. Kasi malaking problema din yan. And third, super important for newborns ito ha, yung anti-irritation layer. Alam nyo, ito, ayan, nasa screen na, yung sa video na yan, yan yung triple protection. Ayan, kung sa Pampers, naglagay sila ng additional protective layer para sure na smooth yung texture and comfortable talaga si baby. Nako, ibang klase talaga yan, Mami Ara, no? Well, actually, napaka-helpful talaga ng Pampers. Kung hihimayin mo, akala mo napaka-nipis lang, di ba? Yes. But really, there are really great components of Pampers. Nako, nagpapaka-ano na ako, no? Components. No? Napaka-important. Okay? You know, when I get to know all these things like magic gel, di ba? May leak guards, di ba? And yung absorption, napaka-importante lang lahat yan. Kumbaga, pag ikaw kasi pag mommy ka or first time mom ka, iisipin mo lang, ano nga ba yung makakatipid ako? Ganun lang eh, di ba? Di ba? Ibang klase. Pero very important talaga na malaman mo yung mga detalye na yan. So, eto na. For round 2, all you had to do is guess what Mommy Eileen is holding. Mommy Eileen, taas mo na yan! Pag hindi nyo pa yan nahulaan, mga power parents, ha? Okay. Now, let's start guessing na sa comment section. Sa mga mahilig mag-browse or add to cart. Ako, I'm sure nakikita nyo na yung Pampers product na ito. Yes, baka meron tayo alam mo, share ko lang. Share ko lang, Mami Vanna. Pag nag-o-order ako, pag nag-a-add to cart, dapat, di ba, diaper plus ito na. Ito na talaga. Partner na yung dalawang yan eh. Partners lang! So, Mami Eileen, what's the answer? Yes, the correct answer is Pampers Sensitive Wipes, our new favorite for my kid at myself na din. Gusto ko yung myself na din, ha? Yes! So, Mami Vanna, nakaka-relate ka ba? Yes, it's important to use quality products, Mami Vanna, ha? Lalo na sa mga newborn babies natin din. Kaya I love Pampers Sensitive Wipes. Ito na nga, oh, paubos na. Kasi it's so gentle to the skin. I agree with Mommy Ara. I want to share also na lifesaver ko yung Pampers Sensitive Wipes. Meron din ako. And kasi I didn't start with Pampers nga like I said before. So, nung nagka-rashes si baby, naging sensitive talaga yung skin niya.
syempre hindi ako gumagamit ng ibang wipes kasi kapag chine-check ko yung label, ang dami kong nakikitang ingredients na hindi ko naman maintindihan. So I use it for my baby, di ba? But with Pampers Sensitive Wipes, sure na sure ako, safe. Safe na safe talaga for baby. Correct. Safe na safe talaga yan, Mami Rica. Congratulations again. Natagpo mo yung Pampers Sensitive Wipes. Ako, lagi namin sinasabi dito, if it's gentle to use on your face, ako honestly, itatry ko muna dahil sensitive yung face ko. Pagka umokay sa face ko at hindi ako nagka-rashes, pwede ko na ipunas sa puwet ng baby ko. O, diba? Alam ko, agree kayo dyan. So eto na, sa experience namin, of course, for Mommy Rica and all our first-time moms watching, ito talaga yung pinaka-perfect combination. Ako, I call it power duo. Diba? Kasi yung triple protection ng Pampers and of course, yung Pampers Sensitive Wipes na sobrang, wala eh, ibang klase talaga yung protection na mabibigay sa'yo, diba? Exactly. Very cool. Yes. One of my favorite sa Sensitive Wipes, Mami Vanna, eto, ayan oh. Ayan. Kasi sobrang durable niya. Durable siya. And lagi and may lagi tayo ginagawa nito, di ba, Mami Vanna? Ayan, na sinisimula na wala nga. So, Mommy Rica and Mommy Aileen, grab your Pampers Sensitive Wipes and sabay-sabay tayong mag. Stretch! Ayan na! Stretch! Okay, in 3, 2, 1! Woohoo! Ito na! O, di ba? Saan napapunta to? Okay. Alam nyo ba, mga mommies, pwede kami mag-share dito 4 na lips, oh. 1, 2, 3, 4. Mamaya pambura ko lipstick ko. Eto na nga. So, grabe talaga. Alam mo ako, honestly, ang pinakagusto ko sa kanya, yung wala siyang scent, no? Yung parang water lang, na napaka-fresh. Anyway, nagsimula pa lang tayo. Enjoy na enjoy na ating mga power parents. And of course, i-announce namin yung mga winners at the end of the show. Kaya huwag kayong aalis, huwag kayong bibitaw. Diyan lang kayo. Hang on, hang on. And that has been our power game of the day. Pampers Power Game. Pampers Power Game. Ayan. For now, after all the fun games and may pa-exclusive news lang kami, ha? On July 29 to 31, Lazada will have this Mom and Me sale. Naku, ito yung mga inaabangan natin. Alamin niyo yan, ha? And Pampers products are 30% off. Kaya power parents, add to cart na as early as today. Ayan. O, ayan, diba? Tuloy na natin yung, ayan yun, no? Mom and Me sale up to 30% from July 29 to 31. Naku, pagtapos nito, mag-a-add to cart na talaga ako. Alam All na. Alright. Okay, so ayan na. Tuloy na natin ang kwentuhan. Still with me is lovely co-host Mommy Ara and the first time mom na mag-share sa atin ang kanyang parenthood journey, si Mommy Rica. Mommy Rica, eto na. Huwag na natin patagalin pa. When you found out that you were going to have a baby, anong na-feel mo? Well, syempre at first, yung feeling ko, sobrang happy, syempre. Kasi ano eh, plan talaga namin si Baby Navi and gusto talaga namin magka-baby nung husband ko. Mm-hmm. And then, syempre at first, ano, happy nga, syempre ganyan. And then when nangyari yung pandemic, syempre nagkaroon ng worries. Like I mentioned kanina, I have my own business naman. So work pa rin naman ako, pero naging problem nga dahil yung quarantine. Ang nangyari noon, since quarantine, super stressful kasi iniisip ko paano ako manganganak, paano yung ganito, paano yung ganyan. Pero so wait lang, ang question ko, Mami. Sorry, yes. Mami Rica, ha. So paano 'yun? Eh 'di ba? I just wonder, ha. Paano yung pagpapa-check up mo? Eh 'di ba, yes. Parang every month 'yun. Ayun nga, at first okay naman yung check up ko, nakapunta ako kasi sa hospital ako nagpapa-check up eh. And then what happened is actually nakatatlong pedia ako. So yes, nakatatlo. Talaga ba? O sige, kung lumaki, paano nangyari? Siyempre, di ba kasi we always want what's best for our baby. So ako, hinahanap ko talaga yung pinaka-okay. So at the end, yung huling pedia na napuntahan ko, ayun, safe na kasi hindi sa hospital yung check-up.
Kasi syempre natatakot ako if sa hospital ako mga anak ay ganun. Pero everything went perfectly naman. As in, nagawa ng paraan lahat. And I'm just so glad ngayon na Navi is with us and she's a very healthy and heavy baby. Tama! Ibang klase, no? Well, actually, very challenging nga yung pinagdaanan ni Mami Rica, no, Mami Ara? Can you imagine? Di ko nga imagine nga, kasi nga nung time na tayo nga, di ba, na buntis, wala pang quarantine, ang hirap na nga, how much more ngayon na very restricted yung mga ginagawa natin. So, I'm sure, Mami Rica, isa sa mga reasons din kung bakit kapalipat-lipat, or min tatlong OB yun, kasi you were also considering yung distance, di ba? Dapat malapit lang, or nasa loob, or ano ba yan, within nasa how area. Within the area. Mm-hmm. Yeah, syempre kinonsider ko rin yun kasi yung unang dalawa medyo malayo rin sa amin eh. So what if magka-problem, di ba? So super thankful ko, as in super thankful ko na nahanap ko yung last OB ko. Ayun, parang sobrang blessing talaga. Correct. Well, actually helpful din naman lahat ano ng mga bagay, especially right now na if I may say no, ang Moms for Moms community natin, Moms for Mom PH are very ano active din kasi nakita ko din yung mga palitan nila ng mga mommy, saan nga ba yung ganito? Saan ko papa-check up yung anak ko? May rashes, may ganyan, 'di ba? O for sure hindi nag-pampers yun. Di kaya? No, I'm just kidding. Anyway, back to the story. Ito na, Mami Rica, ha? Sobrang saludo naman ako sa'yo kasi sa pinagdaanan mo, ibang klase ka. Ibang klase yung palipat-lipat ng OB. I can imagine how stressful it is. Pero I know that aside from being the mommy na kay Baby Navi, di ba, first time mo nga yan. Alam ko na ikaw din yung tumatayong kapatid sa iyong mga kapatid. Yes. Ay, sa tumatayong na sa iyong mga kapatid. Oo. Dalawa ka. Tatay yung nanay. Yung tinatawag na inatay. Inatay. Inanatatay pa, tas kapatid. Diba? Actually, kasi, ayun nga, both my parents are gone na. Yung dad ko, he passed away, bata pa kami. And then yung mom ko, she passed away 2 years ago lang due to cancer. So what happened is, yeah, both my brothers, yan, yung nasa, ano ba, nasa screen. Yan, yung lima kami dyan. Both my brothers kasi they have their own families na and their, yung panganay, he's not in the Philippines pa. So what happened is, ako talaga yung nag-take ng responsibility na paaralin yung dalawa kong little sisters, na samahan sila sa bahay, alagaan sila, lahat. So, yun nga, parang I became the mom and dad na at the same time to my little sisters. Okay. Yeah. Ang nice naman, Mami Rica, na hindi lang, akala ko kasi talaga totally first time mom ka, pero it's not you know, na nakapractice ka pala sa iyong mga kapatid, ano? So, yeah, may ganon. Kaya, nung nabuntis ako, parang inisip ko, well, at least may konti na akong, ano, may konti na akong experience, ganyan. Pero syempre, iba pa rin, kasi started from baby si Navi. Tama. Newborn na newborn, di ba? Well, actually, hindi ka naman, well, ako I feel so sad lang na wala mommy mo while having this journey, no? Kasi these are the things na I know people, I mean, power parents out there will agree with me na, Mami Ara, ito kasi yung mga moments na chineshare mo. Yes. Ikaw, alam ko, makamama ka, di ba? Yes. So, actually, my mom is living with me. Kaya, masasabi ko na hindi ako nahirapan when, during my, ano, hindi ako masyadong nahirapan during my, alam mo yun, first year ni Yana. Kasi I have my mom. Konting iyak lang ni Yana, parang tinatanong ko agad yung mama ko, Ma, ganito, ganyan, ganyan. So, si mama din, advice din siya. But Mami Rica is so strong. You're so strong, Mami Rica. We salute you, ha? Ibang klase ka. I mean, di ba? Hindi lang pagiging parent sa mga kapatid mo, pero as a first-time mom, tapos as in talagang technically, walang masyadong sumusuporta sa'yo. Pero, nga pala, your husband is there, I know, right? Yes.
sino naman yung, I mean, sino naman yung kasama mo kasama. At saka kasama ng husband mo sa, so syempre, sa journey nyo ngayon? Well, actually, ayan, super thankful ako sa husband ko. As in, sobra. Actually, kaya ko rin na-manage na parang alagaan yung mga kapatid ko dahil sa kanya. Kasi super G talaga siya na tuturuan ng mga ganito, ganyan, paano gumalaw sa bahay. Tingin ko nga super G siya kasi tingnan nyo yung isang photo nyo dito. Ang journey. Hello, Mami Ivana. Correct! Diba? Super G talaga. But you know what, nowadays, ang mga power dads natin or mga power parent daddies natin, they are very, very cool nowadays, no? I can really see. Sige nga, mga mag-comment nga dyan yung mga daddies dyan, yung mga machong daddies natin in the house, o, di ba? Kasi very supportive sila and they really, kumbaga parang appreciate, no? They really show their deepest appreciation sa lahat-lahat ng mga ginagawa ng mga mommies natin. So, ito lang, Mami Rica, I wonder, ano mga adjustments na ginawa mo as a new mom? Ano yung mga adjustments na naramdaman mo? Sobrang dami. Sobrang daming adjustments, syempre. Kasi ako, I have a full-time online work. Yun. So, may online work ako, tapos may business pa. Tapos teka muna, teka muna. May online work ka, tapos meron ka pang separate business. Pa yung business. Nakakaloka yun. Ang powerful mo. Madiskarte, okay, diba? True. Rakitera. Rakitera ng taon. Ayun. So, yun nga. Tapos may mga kapatid pa ako na inaalagaan ko. And syempre, yung sa bahay pa, mga kailangan asikasuhin. So, sanay talaga ako na sobrang busy ko, ganyan, na busy ako sa work. So, nung nagka-baby, sobrang laking adjustment for me kasi, syempre, exclusively breastfeeding pa ako. So, talagang laging nasa akin si baby. So, parang more than a month na feel ko nag-a-adjust pa rin ako kasi parang may part sa akin na ang frustrating. Parang gano'n, ang frustrating kasi nga gusto ko i-micromanage lahat pero hindi ako makagalaw kasi kailangan na kay baby ako palagi. And then, andun pa yung as a first-time mom nga, tapos wala nga si mama, ganyan. Parang feel ko I had to start from scratch. From scratch talaga, ganun. Although, syempre, super thankful ako sa help ng mom-in-law ko na kasama naman namin. Thank you, mommy! Thank you! Yes. Helpful yun kasi pag may nandyan yung mother-in-law nyo. Kasi pag, syempre, di ba, like Mami Rica, in the absence of her mother, nandyan yung mother-in-law niya. Yeah. Uy, ma-share ko lang. Yeah. Shout out sa mom-in-law ko, ha? Na, para kaming best buddies niya, no? Para kaming magkumare sa mom-in-law ko. Ma, alam mo na. Thank you. Yes. Diba? Kasi mama siya yung... Rin. Oo, ganyan sila. Na parang instinct yan sa mga mommies. Ay, keber, kahit lumabas ka sa akin o hindi, anak kita, dinadala mong apo ko, ganon, di ba? So, minsan pa, Mami Vanna, di ba, always checking tumatawag, kahit nasa malaki tumatawag, nagtatext, yes, ma'am, okay lang kami dito. Tama. Pero alam mo, ang galing ng adjustment na ginawa ni Mami Rica. Ako, medyo na-amaze ako doon kasi, parang, teka muna, I wonder lang ha, paano mo nalaman ng Pampers? Ano ba, ginugel mo ba ito, mga ganyan? Ano, paano pag may tanong ka? Ay, pag may question ako, ayan, best friend ko talaga yung Google. Best friend yan. Tapos, pero when it came to Pampers actually, hindi ako nag-Google about sa diaper eh. Kasi nga, like what I said kanina, palipat-lipat ako. Kung ano lang yung meron, kasi most of the time wala naman akong choice. Pero teka muna, trial and error ka. Ito hindi to okay, palit. Hindi to okay, palit. Ganon. Oo, ganon yung nangyari. Kasi nga, sometimes walang brand na. Pero ayun, hindi naman inabot ng sobrang tagal. Nahanap ko rin yung Pampers na, ayun na, yun nga, like what I said kanina, less worries for me. Kasi kita ko na talagang okay na okay kay baby. Teka muna, I wonder, paano ka nag-cope dun sa mga pa-sleepless nights, mga ganyan? Oh. Actually, swerte ako. Sobrang swerte ako kasi si baby, hindi siya iyakin. As in, sobrang hindi. Nakakaingit naman yung... Tama! Sobra talaga. Alam mo yung parang ang mature niya na gano'n. Hindi talaga siya umiiyak. Alam mo bakit? Yun. Kasi mabait ka, Mami Rica eh. Kaya talaga ba? Anak na hindi na
Oo, tama. Honestly, yung mga babies talaga natin, they know kung kailan nila tayo matutulungan, no? Tama ba? I don't know, yes. But with my own experience, I feel like pag busy ako, ganyan, alam niya na hindi siya magpapasaway or something. Baby pa lang yun, ha? Mm-hmm. Well, I guess yung connection nyo kasi being a mommy, tapos yung baby mo, di ba? Yun nga yung sinasabi nilang very wonderful connection, di ba? Yeah, kumbaga, yes. Parang ano yun, kumbaga parang all around yan. Parang Pampers, di ba? Hindi ka mag-compromise na, di ba? Alam ko, Mami Rica, hindi ka nababalik doon sa apat na na-try mo, no? Siyempre, kasi alam mo, Mami Vanna, sa lahat ng na-try ko, yun nga, like what you said, Pampers lang yung wala kong kailangan i-compromise. Yung iba, sabihin natin, cheap nga, pero nagkaka-rashes si baby. Mga ganon, yung Pampers, it has everything na. Kaya, why compromise pa, di ba? Kung meron naman na, ayun na, meron na lahat. Ibang klase. Feeling ko yung Mami Rica and Mami Vanna, kaya hindi masyadong umiiyak. hindi iyakin yung anak ni Mami Rica kasi naka-Pampers. Correct! Protected, well-protected si baby. Tama ba, Mami Rica? Correct. Siyempre. Ano, mahimbing nga tulog niya eh, kasi kahit puno na yung diaper niya, wala lang, ganun. Sobrang protected talaga ni baby dahil sa Pampers. Well, actually, ako ha, hindi naman sa... Pero ma-share ko lang, based on my experience as well, kasi talagang newborn pa lang si baby ko, si Grayson, binigay na talaga ang unang diaper niya, Pampers eh. So, syempre, hindi naman ako bumili. Thank you talaga sa mother-in-law ko, mga ganyan, no? So, pag niregalo na sa'yo, sponsor. Alam ko, ikaw din ganyan. No, I mean, kasi that time, parang I came to a point na hindi ko na-prepare lahat. Dahil yun nga eh, like Mami Rica, nag-work pa ako, may mga work pa ako on the side, kahit pregnant ka. Kasi syempre, I mean, yung everyday life mo kasi, kapag ka, hindi lang dahil sa money lang. Parang ganon. Parang, alam mo na yung engine mo, you have to start by 7 a.m., ganyan. Body clock mo na yan eh. So, lahat ng ating mga ginagawa, hindi mo pa pwedeng i-full stop yon dahil lang naging pregnant ka. Tama ba, Mami Rica? Especially kay Mami Rica na nagpapaaral ng mga kapatid, di ba? Yes. Super agree with you, Mami Vanna. As in, yun na yun eh. Hindi ka talaga makapag-stop. Tama. So, salamat, 'di ba? Salamat dahil shinare mo sa amin yung napakagandang story mo. Alam mo, relate na relate ako sa iyo, Mami Rica, kasi ganyan na ganyan ako noon, 'di ba? Believe ako sa iyo because it's very hard to be a mom. Welcome to the journey, the great journey of being a mom, 'di ba? Congratulations. Andiyan yung halo-halo eh, 'di ba? Being supportive sibling ka, tapos ikaw din yung parent nila, tumatay yung parent nila, plus the fact na nagiging practicing mom ka naman sa iyong baby. Naku, napaka-challenging noon, ha? Kasi iniisip ko pa lang yung oras mo, 'di ba? At a very young age, di ba, nandyan ka na and you're trying to figure out to juggle everything. Di ba, Mami Ara? Correct, Mami Vanna. And sigurado ako same din sa ating mga power parents today for our viewers, mommies and daddies, share nyo naman ang inyong experiences. Ayan, narinig na natin yung experience ni Mami Rica. How about you, mommies and daddies? How did you overcome the challenges of being a first-time parent? Ang ganda! Siyempre, Mami Vanna, iba-iba naman yung ano natin, experiences natin, di ba? So, we also want to learn from their experiences. Baka may mga tips and tricks din yung mga mommies natin na nanonood ngayon. Alam mo, isa lang, honestly, sa lahat ng power parents, it doesn't matter kung anong age nyo, di ba? Kung kailan kayo nanganak or whatever, hindi pa kayo nanganganak, you're still in the journey of, you know, waiting to give birth, come on. Comment down below how did you overcome the challenges of being a first-time parent? Kasi parent ka na, nandiyan pa yung baby mo sa'yo, yes. Parent ka na niyan. So mamaya pipili tayo ng power parent na may magandang answer who will win 300 Pampers Lux Adam vouchers! Yay!
So, ayan na ha. So, mag-comment na po wow, kayo ngayon. 300 pesos, Mami Vanna. 300 peso worth of Lazada voucher. Oh, oh, oh. Ay, halin ka na yan. So, ayan. Yes. Mami Ara. Mm-hmm. Ayan na. 300 yun. While waiting, back to Mami Rica muna tayo. Ayan. Mami Rica. While waiting tayo sa mga sagot ng mga mommies, di ba? So, Mami Rica, now that you're a mommy, anong aspect naman ng pagiging ina yung pinakamahirap para sa iyo? Actually, ano, to be honest lang, yung hardest part of being a first-time mom in general, yung emotional exhaustion. Kasi syempre as moms, ano, pagka panganak natin, syempre andyan yung pagod na pagod tayo physically. Tapos ang dami pa nating iniisip, so may mental struggle pa ganyan. So lahat 'yon, lahat nung parang exhaustion na 'yon for me, tolerable siya, kaya kong i-manage kahit yung frustration ko na hindi ako makagalaw, hindi ako makapag-work. Very manageable siya, pero for me yung hardest part, yung emotional exhaustion talaga. Parang like nung first week of giving birth, grabe yung pain ko na akala ko, yung pain ko physically, akala ko hindi na ako babalik sa normal, pero even with that much pain, parang yung emotional exhaustion pa rin yung grabe, na parang sometimes I find myself na crying na lang, tapos hindi ko alam bakit ganun. I love Navi with all my heart naman, but then sometimes yung ganong feeling, it can throw you under the bus talaga. So parang hindi mo na lang alam, minsan parang kahit nga ano eh, kahit nakaupo ka lang, biglang may iyak ka na lang. Tapos parang, bakit ba ganito? Hindi ko alam bakit ganito yung nangyayari. Pero, syempre, as moms, we know na we have to get through it kasi para sa baby natin. Isipin na lang natin na kailangan kasi nila tayo. Yeah. So, yun. Oh, sad to hear that. Pero alam mo, Mami, thank you, Mami Rica, for opening up a discussion for this, no? Yung postpartum depression, it's real. It's a real struggle for new moms, pero bihira ito pag-usapan eh. So, thank you. Thank you. Dahil napakatapang mo, sinabi mo sa amin to. But at this point, I want to invite our expert, Mommy Eileen. Mga power parents, if you have questions about your postpartum depression or even questions on how to take care of your general mental wellness as a mom, comment lang po kayo and we'll try to answer some of them. Mommy Eileen? Mommy Eileen? Yes, Mami Vanna, I'm here. Ayan. Siyempre, we have you back on our very wonderful topic. Ito na, Mami Eileen. We've heard the story of Mami Rica. I'm sure narinig mo din. Ano ba ang usual na effects ng childbirth for first-time moms? Yes, usually, aside from the demand of taking care of our babies, may mga mental, emotional pa rin talaga kailangan consider. First, isa yung na-experience natin is the baby blues. Yung baby blues usually kasi na-experience mo yan mga short period of time lang, like may anxiety, meron ka na-feel na mood swing, meron ka rin na-feel na parang sobrang sadness, sobrang yun na feel mo. Another yun na mention mo kanina is the postpartum depression. So may difference ang baby blues at saka postpartum syndrome. So the baby blues, mga ano lang yan, weeks lang yan to a month, nag-a-adjust ka lang, nairita ka, ganyan, nainis ka, nalulungkot ka. Ang postpartum, it will take months to 1 year. Iba naman, yung function mo naman, nagiging productive ka pa rin sa baby blues, nakakagawa ka pa rin mga dapat mong gawin. Unlike sa postpartum depression, parang hindi ka na nagpa-function ng maayos. Parang unproductive ka na. Yun. Next is another cause ng ano mo ng depression is yung ano yung mga signs. Paano mo ba sasabihin na isang tao ay may postpartum depression? Una, it's more on the sleep disturbance. Sleep disturbance is either sobrang tulog ka, antok ka, o kaya naman hindi ka makatulog dahil sobrang pagod. Next is the eating disturbance, either kain ka ng kain o hindi ka makakain. Next,
yung parang wala ka sa mood, wala ka na yung parang yung wala ka na, wala pa na yung sa mood gawin yung mga bagay gusto mo, like yung pagkakit mo siya, gusto mo nang mag-work. Na before, gusto mo gawin mo, pero hindi ka motivated. Next, yung anhedonia, ito yung pagkakit ng anhedonia. Nga, wala ka nang gusto dati, hindi mo mag-painting, gusto mo mag-calligraphy, hindi ka mag-read ng books, pero nawala yun, nawala yung drive mo na gawin mo. Next is, poor concentration, maaaring pag tinanong ka ng decision niki, hindi ka makapag-decide kasi litong-lito ka. Next is irritability. Tinanong ka lang, nakasigaw ka na, irritable ka na. And take note yun, take note sa mga parents na nakikinig na hindi porket isa lang dyan ang nakita mo. Ako hindi ako makatulog, meron akong postpartum depression. It should be like 50-60% ng mga signs na nandyan ay makikita. Remember, ang signs, ito yung nakikita ng mga tao sa paligid mo. Hindi ito yung magsasabi na may problema ka. Pero ang signs naman, ito yung lack of energy, parang pinanghinakot, parang wala ka sa mood lagi, parang nasa katawa mo, lagi kang, kasi ang nafe-feel mo, pagod, drain ang energy mo. So yun usually ang sign ng postpartum. Okay. Ibang klase. Well, ang dami pala, no? Nakaka-overwhelm, Mami Aileen, ano? But it's really great to know na meron pala talagang difference ang baby blues, ano? At saka ang postpartum depression. So yung nafe-feel kanina ni Mami Aileen, ni Mami Aileen, ni Mami Rica pala. Sorry, Mami Aileen. Yung nafe-feel niya, i-assess na lang natin later on. No? Pero what is the best thing to do to help moms dealing with anxiety or postpartum depression? Yes, kailangan mo din kasi i-consider kung saan ang gagaling. Yung before mo i-treat ang isang bagay, kailangan malaman mo ano yung cause. It could be, first is physical. Baka physical muna. Baka kasi diba buntis tayo, mataas yung estrogen at saka progesterone natin. Paglabas ng baby, biglang bumaba. So, ang tendency ng brain natin is fight, flight, or freeze. Fight, ito yung madali ka nga mairita. Flight, yung parang aligaga ka, hindi ka mapakali, kilos ka ng kilos, pero hindi ka naman productive. Next is freeze, tumutulala ka, yung ayaw mo na talaga mag-function. Another cause is the emotional. Pwede kasi, dahil sa nangyayari sa paligid natin, yung social isolation, dahil kaya yun, feeling mo, nagtitrigger siya ng depression mo. Next is, it could be the death of loved ones, sumabay siya, or kulang din ng emotional support. Of course, the last one is the hereditary. Pwede din kasing baka nasa genes, parang di ba yung mga sakit na diabetes, mga high blood hypertension, namamana natin. Ganun din kasi sa mental issues, namamana din siya from our, ano, sa mga lolo, lola, tito, tita, so ganun siya. Alam mo, Mami Aileen, dun sa mga na-mention mo na causes, parang yung last, yung hereditary factors, yun yung hindi na iiwasan. Yes. Tama. Mm-hmm. Pero may ano naman, meron ka naman, hindi siya maiiwasan, pero di ba unlike, merong way para i-deal yun. Like di ba, kunyari ko, may hypertension ka, merong gamot para hindi ka ma-hypertension. May treatment din, ano siya, talagang curable ang depression. Well, actually, Mami Aileen, nabanggit mo na kanina yung treatment. Ano pa ba yung mga pwede nating gawin? I mean, the simplest form of, unang-una, pag may naramdaman ka na at medyo marami na dun sa checklist na binigay mo kanina yung nararamdaman natin, na-distinguish mo na kung ano na ba to. Baby blues lang ba? Feeling ko kasi kay Mami Rica parang baby blues lang kasi nga kapapanganak niya lang last month. Yes. Diba? Yes, unang-una.
Ang treatment is exercise. Pero take note, mga mommies, kailangan magpaalam mo, meron kang go signal ang OB nyo na pwede na kayo mag-exercise. Hindi basta pwede mag-exercise na mag-exercise. And remember, ang kailangan mo lang exercise is 5 to 10 minutes cardiovascular exercise. Exercise a day is equivalent to taking antidepressants. So, napaka-importante nag-exercise tayo. Next is your diet. Balanced diet. Kailangan talaga kumakain tayo ng mga healthy foods. Next is your self-care. Napaka-importante na inaalagaan natin ang ating sarili. Of course, yung rest. Rest, napaka-importante magpahinga. Imagine, bilang first-time mom, alam mo yung ang hirap, hirap ng nangyayari na yung anak mo nagigising in the middle of the night dahil nga hindi quality diaper. That's why it's very important na gagamit ka ng quality diaper kasi pag mahimbing ang tulog ni baby, mahimbing din ang tulog mo. So dahil mahimbing ang tulog mo, the following day, energized ka. Okay? Yes, yun yung napag-usapan natin kanina, di ba, Mami Vanna and Mami Rica, na feeling ko, isa sa mga hindi nakadagdag sa stress ni Mami Rica, kaya blooming na blooming siya kasi nga nakapamper si baby Navi. Tama, di ba? Si Mami Aileen ay, yung nagsabi, ha? Sa lahat po ng power parents dyan, you might be wondering kung itatry ko ba? Worth it ba itry ang Pampers? Eto na po. Based on our special, hindi naman special kasi lahat talaga kami, no? Bumili lang naman kami ng Pampers, pinagamit namin, tas yun na. Based on our personal experiences, eto talaga yun eh. Na natatanggal yung stress mo, yung worry. Like ako, sample lang ko kayo. I'm working right now at my own house, okay? Dito sa bahay namin, at comfort of our home. But right now, hindi ako nag-worry kahit kanina ko pa pinalitan ng alas 12 yung anak ko. For sure, okay pa siya and he's playing upstairs kasi nandito ako sa baba by this time. So parang alam mo yon, yung less na hindi ko na siya iisipin, ang isipin ko na lang yung trabaho ko muna ngayon, di ba? Correct. Di ba, Mami Aileen? I think doon nagsisimula eh, yung mga little worries na lumalaki ng lumalaki, na eto na, naiirita ka na, very annoying na yung baby, di ba? Yes, kaya nga napaka-importante yung ano natin, seek professional help. Kapag ano, naiirita ka na, di mo na makontrol, baka talagang kailangan mo ng magpa-counsel, look for therapy, psychologist, or natutulong talaga sa'yo para ma-assess mo at ma-process mo kung talaga may problem. Of course, last one is napakahalaga talaga ng support system na meron ka para maka-recover ka sa PPD. Yun. Speaking of support system, Mami Aileen, we have, alam mo, I'm very thankful nowadays na before pa nangyari itong whatever is happening around the world right now, meron tayong online support groups, di ba? Like Moms for Mom PH, I know Mami Ara and Mami Rupa, nandiyan na rin kayo, Mami Aileen, di ba? Moms for Moms PH is a Facebook page po that you can find on Facebook. Na search niya lang, Moms for Moms. Yes. Correct. Moms for Moms PH, nandyan yan. Very helpful. Simpleng tanong na pwedeng sagutin ng mga mommies na based on their experiences. And of course, we have some experts as well na kasama sa group na pwede ding sumagot sa inyo. Malay nyo, yes. Di ba? Pag busy, di ba? Very important na meron kang nakakausap. And ako, honestly, Mami Aileen, in our personal experiences, gusto ko lang siguro mag-note sa mga power parents right now. And to everyone who is watching us, let's not be scared. Let's try to take small steps at a time. Kung meron ka nararamdaman and alam mo sa sarili mo, hey, something is kind of wrong, pwede ka mag-seek ng help. Andyan si Mami Aileen, sampu ng kanyang mga kasamahan para, alam mo yun, para i-comfort po tayo at tulungan tayo somehow, di ba? Not just by comforting, to let us know, ay, oo nga ba na meron kang something na pinagdadaanan ngayon. It's not about digging into the negative thing, but really, trying to cure it somehow para matulungan po kayo habang maaga pa. So, diba, parang pag may naramdaman kang kakaiba, sabihin mo na habang maaga pa. Do you agree with me, Mami Aileen? Yes, yes. Napakahalaga talaga na meron kang circle of love, parang circle of trust ng mga love mo, ng family mo, ng friends mo, na kung saan they are reliable and can be trusted then.
Correct. Mami Aileen, ano na lang, dagdag lang ng konti. Paano naman, syempre yung iba hindi confident na aminin sa sarili nila na something is wrong with them. Parang hihiya. Kumbaga, nandun yung stigma. So, Mami Aileen, paano ba natin yan sabihin sa mga mommies? Alam ko yung mga nanonood na mommies ngayon, nandyan lang yan sa loob eh. Pilit nilang tinatago. So, anong gagawin pag ganyan, Mami Aileen? Alam nyo, to be honest, lagi yung kasing kinakausap yung mga client ko before talaga sila mag-undergo ng therapy, ng counseling, lagi kong sinasabi yung first stage is acceptance or kailangan i-acknowledge mo na you need help. Pero pag sinasabi nila, ay, nahiya ako, ibig sabihin kaya pa nila. Pero alam nyo, kapag ang isang tao sobrang depressed talaga, sobrang down, gagawa siya ng way para matanggal yung na-feel niyang pain. So baka kaya nahiya pa siya kasi kaya pa niya. Pero pag di niya kaya yan, gagawa siya ng paraan. Tama. At least, ano, Mami Ara and Mami Aileen, even Mami Rica, di ba? At least right now, we're breaking the stigma, no? Everybody is on for that, I believe, na alam na natin sa sarili natin na they are just a message away, they are just a call away. Hindi ka makailangan mahiya or hindi mo kailangan na iwasan, no? Kailangan harapin po natin. And I think that's one of the characteristics ng isang power parent, di ba, Mami Ara? Exactly. Oo nga, tama yan. Kasi kapag ganyan, parang sinasarili mo lang yung problema mo, parang tubig, di ba? Pag pinupuno mo na, umaapaw na. So, ayan. Parang mas nakakatakot pag ganyan. So, it's better na simulan natin sa ating partner or anybody na reliable, feeling natin na trustworthy na mapagsabihan natin ang problema natin. Ayan. True. At syempre, nandiyan si Mami Aileen, huwag na tayong lumayo, ano? Yes. Sabi nga niya, napaka-importante para sa, well, sabi na expert ng Mami Aileen. So, ako, I take expert's advice all the time, eh, no? Mas maganda din kasi na things that you know from the books or from other people's experiences, hindi, eh. Mas iba pa rin talaga pag expert ang nagsabi. So, sa first time, ako as a first time advice ko sa mga first time parents, huwag kayo matakot mag-try ng good quality brand. Nandiyan ang Pampers. Kasi, honestly, ang iyak ng baby, nakakairita yan eh. Diba, Mami Rica? Tapos hindi mo pa alam kung ano yung problema nila. Ano ba? Ano ba gusto? Gutom ba? Basa ba? May poopy ba? Ano ba meron? Parang gano'n. It all starts from one little cry. Eh, alam mo, sabi nga ni Mami Rica kanina, kung sa makakalag-in mo pala ngayon, hindi daw iyakin si Baby Navi. Kasi nga, nakapampers agad. Oh, 'di ba? Ibang klase 'yon. So right now, let's now go on to questions from our power parents. First, ito yung mga tanong. Sige, let's try to read. May mga tanong na ba tayo down there? Please do comment on our comment section below kung may mga questions na tayo diyan. Mami Ara, may nakikita ka na ba sa screen mo? Yes, ang dami actually nilang mga tanong. Ayan na. Alam mo, ito talaga ay one of the most interesting topics, especially sa mga first-time moms. Kasi ito yung paulit-ulit natin sinasabi kanina, well, pero ito yung nahihirapan tayo na sino ba yung dapat nating kausapin. Pero ayan na nga, ayan, for example, si Jen Duran. Mm-hmm. Ayan, babasahin ko ba, Ma'am Hivana? Ako na magbasa para sa'yo. Okay, go. Sabi niya, ask ko lang, Doc. O, di ba? Alam mo na yan. So, hindi tayo yun, no? Ask kay Mami Aileen. Normal pa po ba ito? Until now, minsan inaatake pa din yung depression ko kahit 1-year-old na si Bunso. Iba pa din po yung anxiety na nararamdaman ko minsan. Yung nagwo-worry ako sa wala. Yes. Alam, hindi pa ako nakamute. Hindi kasi pwede sabihin na normal kasi more than 1 year na. That's why it's important that you seek professional help. Tapos yun, ikakounsel kayo. Merong process. Kasi naman, alam naman tayo mga mommies, meron din tayo kasi tendency na nag-overthink. So, kailangan talaga na meron nagpa-process sa'yo na tutulungan ka talaga in a professional way. Yeah. Okay. O, ayan, Mami Jen, ha? Meron pa ba tayong mga questions? Kung meron po kayong questions or baka nahihiya din kayo mag... Ayan, meron si Mami Carol.
feeling ko talaga nag-undergo ako ng PPD, halos lahat ng nabanggit ay naranasan ko. Hashtag Pampers Power Parents, hashtag Choose Pampers. Napakatapang mo, Mami Carol. Thank you so much. Oh, ayan naman pala eh. Ina-accept na nila, na feel nila na nag-undergo sila ng PPD. Well, actually, it's by nature, no, na talagang powerful tayo inside and out, no? Pero ang point lang, kailangan lang daw talaga ang first step is acceptance. At pangalawa, kumonsulta kayo sa expert. Diba, Mami Eileen? Yes, napakahalaga noon. Hindi siya pwedeng sabihin mo, mag-pray ka lang, gagaling ka. Yes, Mami, kailangan talaga seek professional help. No question tayo sa faith, ano? Iba naman po yun. I mean, lahat po tayo in good faith with God and we're keeping our spirituality alive and, you know, kicking every time. But this is a very serious matter. You are talking about brain, the brain of a mother. Diba? Ang mother na sabi nga nila, Mami Eileen, walang katapusan ang pagiging ina, no? Ayan, sabi ni Mami Rihanna, oh, ganda na pangalan. Tagadabaw si Mami Rihanna. Tagadabaw, Mami Rihanna! Yes. Hello, maayo! Maayong hapon. Maayong hapon, day! Oh, emotional ako mula na nanganak pa ako. Oo nga. Hey, Mami Rihanna, hindi mo yan sinasabi sa akin, na. Kasama kasi kami sa mom's group namin. Ayan. Mag-usap tayo mamaya, Mami Rihanna. Ayan. Oh, baka ito na kasi ang way ni Mami Rihanna, Mami Ara, na mag, you know, mag-bridge ba, di ba, somehow. Yes. Ito naman, wag na tayong lumayo. Mami Rika, baka may tanong ka na pwede kaming, alam mo yung, kay Mami Eileen, wag ka na mahiya. Tugunti natin to. Actually, tatanong ko, like you said nga, Mami Eileen, na it starts with accepting, di ba? Kasi honestly ako, ayokong, like yung nararamdaman ko, parang iniisip ko na malungkot lang ako ganyan. Ayokong isipin na baby blues siya or possibly na maging postpartum depression. So, para sa'yo, Mami Eileen, what is the best way para sa mga mommies natin, especially marami rin nanonood, na ano bang kailangan gawin para ma-accept na ito talaga yon, na we have to accept na this happens to a lot of moms, especially pag mga bagong panganak, mga first-time moms, ganun. What's the best way para ma-accept namin? Okay, Seth. Ganto lang kasi siya. Para usually tayo, sinasabi natin, nagde-label tayo baby blues, PDD, ganyan, PPD, ganyan, nagde-label tayo. Pero actually, in any problem, pag may problem tayo, we have to find solution. So hindi natin, the reason nagkakaroon ng depression, kasi once ang tao na-stuck, nalado siya sa stage niya na malungkot ako, doon talaga hindi ka nag-move forward. So as mom, kailangan talaga you find solution to your problem. Kasi imagine, may umaasa sa yung mga anak, mga bata. So ang goal mo, slowly, kahit dahan-dahan, nag-move forward ka. Huwag mo hayaan ma-stuck ka in one stage. Yun yun. Thank you, Mommy Eileen. Well, actually, no, nakakatulong yan. Ay, daddy ba to? Daddy? Ayun, daddy, oh, ayan na. Ay, sobrang excited ako, Daddy Ivan! Hello. Sabi niya, as a first-time daddy, grabe yung challenges kasi si Scarlett is the only one who needs to be checked on. First baby si Scarlett ng both sides of the family. Wow, apple of the eye. Oh. As a dad, I had to check on everyone and especially Mommy Kim. I had to check on her baby blues and PPD. I had to, hindi ba doktor to si Sir Ivan? I had to make sure, pero ang galing niya ha, wait. I had to make sure I put food on the table at the same time check on Mommy Kim and give her support and security. We had to be strong for everyone. Oh my God! Wow! Ayan, tinag pa niya si Mrs. O, si Mommy Scarlett. Tara, professional help na tayo. Correct. Si supportive Kim, naman ni Mommy Ivan. For next baby daw niya is si Scarlett, tapos si Mommy Kim yung mommy. Congratulations, Mommy Kim. Hindi lang yan golden daddy yan. I mean, sorry naman ha. In all fairness, pati sa hobby ko, lagot ako. No, you will know that men in general are technical people. Hindi nila yung ganitong open sila sa emotional things, yes, happening. Yes. Am I right? Pero
this time nagsalita. Ayan na, Scarlett Eunice Velez, tara, professional help na tayo. Kasi alam mo, Mami Vanna, yung feeling ko ha, before seeking professional help, yung dapat pinakaunang nakakaalam na you're not feeling well, yung husband mo talaga. Correct. Dapat din, yes. Yung husband din mismo, di ba, Mami Aileen, tama ba? Dapat i-acknowledge niya rin na there's something wrong, yes, talaga. Alam mo talaga, totoo lang, si daddy talaga, yung husband natin nakakaramdam kung gaano tayo ka-monster during a pregnancy. So, kailangan din talaga. Napakahalaga tayo mga mommies, di ba? Alam ko sila, daddy, encourage talaga natin sila, umaten sila sa mga Power Parents Show para magkaroon sila na equipping kung paano tayo susuportahan. Mami Aileen, thank you for telling us that. Pero talaga, i-empower ko. Uy, kanina, meron ako nakita, daddy din yun, ha? Sabi ni daddy kanina, focus daw siya sa baby niya kasi nga, especially this quarantine, nararamdaman din daw niyan sa asawa niya. So parang, syempre, parang in their way of helping out, andyan yung inaalagaan na lang nila. Parang yung husband ko ngayon na nag-aalaga, na shout out naman sa kanya. Di ba, Mami Ara, si busy husband mo din, ano? At ikaw din, Mami Rica, di ba? Oh. I mean, lahat po, that's why we have to thank Pampers. Ako, I personally thank Pampers for giving us this great opportunity to open this show, Power Parents, kasi nag-umpisa tayo, Power Moms lang, right? I mean, yes, indeed, hindi lang po tayo Power Moms, meron din tayo Power Partner, ayan ang Power Dads natin. So, naging Power Parents, lumalawak na po tayo. So, parang i-open nyo po ito sa inyong mga asawa, sa mga, yung mga chikahan nyo, yung mga chikahan nyo sa groups nyo, and everyone, to all your barkadas, let them know. Kasi inch by inch, meron at meron po kayo matututunan sa bawat episode na hinahanda namin sa inyo. Diba? So ito na, Mami, meron tayong question, Mami Aileen. How do you handle depressions like me na namatayan ng baby? Oh my God, sorry to hear that. Si Mami MJ is from Davao City also. Oh! Kasama rin namin sa mom's group. Correct. So ayan, sabi niya, I have 2 babies already ngayon, pero mao depression. So meron siya mga depressions, no? Pa rin sometimes. My depressions. Okay. Kasi isa sa baby ko ngayon, may sakit naman sa heart. Ouch. Yes. Mami, yes, alam mo, yes, Mami and MJ, napaka, ano, kakaiba talaga yung kwento mo. Pero, meron tayong tinatawag na grieving process. So, yung sa'yo, kahit may anak ka na, hindi naman talaga siya mawawala. Yung it will take some time. So, huwag mo siyang madaliin. Pero, kung gagawin mo lang siya on your own, na gusto mong, mawawala rin to, hindi siya mawawala. Babalik ulit tayo, you need professional help. Kailangan mo ng therapy or counselor na tutulungan ka niya sa grieving process mo. Galing. Ibang klase. So, eto pa. Si Mami Carol ulit. Nangyayari po ba na sa second baby mag-undergo ng PPD? Yes, possible din siya. Kasi nga, nagkakaroon pa rin kasi ng hormonal changes ang body natin. As long na may pagbabago sa katawan natin, nahihirapan mag-adapt ang brain. So yung tendency natin, nagkakaroon ng depression. So the reason na bihira na lang sa second, kasi nakakapag-adjust na si mami. Alam niya na ganito na gagawin ko kasi alam ko manulungkot ako ng second baby. Pero sa first, kaya ramdam mo kasi ang dami mong anxiety na nafe-feel. Anong gagawin mo, yung fear mo, nandun na lahat. Ako, if I may share lang ha to everyone, I will bravely share my experience just so you guys can learn. Malaki po kasi yung gap. I don't know with science, ah, but based on my experience, the way I see it, I don't know if Mami Aileen will agree with me. Malaki po kasi yung gap ng panganay ko sa susunod. So parang, years, Mami, panganay, naku, 10! Oh, I got, like my brother, 10 years din yung gap namin ng brother ko. So inisip ko, sa second ko naramdaman yung mga ganon eh. So parang inisip ko, parang panganay din siya. I don't know, Mami Aileen, how will you, ano? Yes, di ba meron yung normal talaga, yun nga sabi ko talaga, as long as na buntis ka, may changes sa body mo, magkakaroon pa rin siya ng, especially sa'yo para nagsimula ka ulit. Na dati pinagpinig ka, tapos nabuntis ka ulit, so talaga yung hormones mo, ang gulo-gulo na naman, so magkakos talaga siya ng depression.
Okay. At least ngayon po, maliwanag na na hindi lang po ansya-ansya lang yan. May siyensa pa rin na involved, ano, na yung body, yung brain, konektado lang yan. Eto na, Mommy Rejoice Puerto, ang hirap maka-experience ng PPD kasi hindi mo alam na may ganun ka na pala. Tama. Kaya nga po nandito po kami. We're breaking the stigma and letting you guys know kung ano ba talaga siya. Baka naman hindi naman, di ba? Or baka naman oo nga. So, thank God kasi di ako nagpatalon sa depression. God is with us. Number one naman po yun. Let's keep our faith. But medically speaking, kapag medyo may problema na po kayo na hindi nyo na po kayang i-handle, kahit maliit lang yan, huwag nyo pong kayanin mag-isa. Andito po kami. Andito po si Mommy Aileen. Andito po ang community. And of course, Pampers is really open arms sa inyo po, sa especially sa mga power parents na first time moms, 'di ba? Yes. And I think ano Mami Vanna ha, ano lang. This is also a way of God saying na magpakonsulta na po tayo, mommies. Correct. Oo. God's diba? Gift din naman talaga sila, Mami Aileen, sa atin. Ano na inaral ng taon-taon, ilang taon niya, no? Yes. Ang paano nga ba ang body ng isang babae, ng isang tao, di ba? There are really explanations why. Pero yun nga lang po, hindi po natin pwede isa-isahin lahat ngayon because iba't iba po ang mga experiences natin. As said by our expert, i-assess po kayo. Kailangan nyo po ng one-on-one session. Yan. Yan, dyan po nagsisimula yung mga ganyang bagay. But of course, meron ba tayong question from a daddy? Anako, meron. Ayan. Nako, Lord. Sabi ni Daddy Arvin, posible ba na si Daddy, natatawa si Mami Aileen, ha? Posible ba na si Daddy magka-PPD? Ewan lang kung niloloko ako ng asawa ko, pero sinasabi niya na parang ako daw yung nanganganak sa amin. Eh, dahil paranoid daw ako lagi regarding kay baby. Okay. Mami Aileen. Sorry. Daddy Arvin, sorry ha kung natawa kami. Daddy Arvin, hindi ko pinagtatawa lang ko, pero naiintindihan ko sa nanggagaling asawa mo. Pero kasi, ano, hindi naman talaga nag-undergo ng PDD yung PPD. PPD ang husband. Pero usually kasi, di ba, partner talaga natin yung mga asawa natin. So, sila yung minsan napupuyat, napapagod. Dahil napupuyat sila, napapagod, kinukulang yung tulog nila. So yung brain din nila, nasya-shutdown. Dahil nasya-shutdown yung brain, yun yung way of coping up nila, irritable. Yun nga, sabi ko, di ba, fight, flight, or freeze. Fight, yun nga, magagalit lagi sa'yo. Ang ingay niya, mas nagger pa sa'yo. Flight naman, yung parang hyper. Malaga rin, labas, so ang daming ginagawa. Next is freeze, talagang yun yung coping up mechanism ng brain. So Daddy Arvin, hindi pwedeng magkaroon ka ng PPD, pero makaka-suffer ka pa rin ng depression, slight, kasi nga dahil napapagod ka, physical exhaustion can lead to depression. Mami, clear lang siguro natin na yung postpartum depression, postpartum meaning after manganak, di ba? So that, sa mga mommies yun talaga. Sa mommies yung depression naman, it applies to everyone, including daddies. Ano ka ba? Including pets nga eh, di ba? I mean, putting aside, I just wanna make things lighter. But on a serious note, Daddy Arvin, maraming salamat for being brave enough to comment that, ano, at makita ng mga kapwa dati ko na, ay, naku, macho-macho na ito, ganyan. Ako, looking at it, kasi winan-on-one ka din yung asawa ko noon, eh, sabi ko, bakit ba ang tahimik mo kapag ka, eto na, nag-wild na ako, na parang, alam mo yon, getting into 360 degrees, ikaw nagluluto, naglalaba, ayan na, di ba? I mean, kasi kami talaga lahat hands-on dito sa bahay, we don't have helpers, so, gusto ko kasi talaga lumaki yung mga bata na alam nila lahat ng kung paano tatakbo ang buhay na ikaw talaga, 'di ba? Ganun naman talaga. But on that note, parang ang thing na sinabi sa akin ng husband ko, napakahirap pala sa kanilang mapanood, nakikita ka, nahihirapan ka, tapos hindi nila alam yung kung anong pwede nila matulong. Kasi ako yung tipo ng mommy na sige na, okay na, ako na lang, kaya ko na to, para lang hindi na ako magsasalita, ganon.
So there you have it. Ayan, ay, oh, sabi ni Mami Jen, ang daming learnings today, kaya gustong-gusto ko manood ng episode weekly ng Powers. Woo! Thank you, Mami Jen. Well, we are so blessed to have this wonderful episode for today. So ngayon, I think pinaghandaan naman nating lahat ang experience talk na to, no? Na experiences talk na ito na sobrang talaga namang Mami Rica. Thank you so much. Nakaka-touch yung experience mo. Mamaya na ako iiyak pag natanggal ka ako ng makeup, no? Using Pampers. I'm sure baby Navi will grow up to be a fine woman because she has a mom like you. Powerful, di ba? Okay. Alam nyo na, napakaganda talaga nitong Power Parents Show kasi nga, kung meron lang ganitong platform when nung first time mom ako, naku, dinownload ko na, gano'n. But of course, welcome po kayong lahat. It would be very helpful for everyone na I'm sure na tutulungan po kayong lahat nito. Di ba, Mami Ara? Correct. And Mami Vanna, let me also take this opportunity. Pasalamatan ko lang si Mami Eileen, of course, sa mga professional advice na binigay niya. And si Mami Rica, because Mami Rica, alam mo, you are a strong woman. And alam ko, magiging isang mabuting ina ka talaga. Thank you. Thank you, Mami Ara and Mami Vanna. I'm actually very happy na I was able to share my story with everyone watching. I hope na with our talk today, actually very happy ako na we had this discussion kasi hopefully we help lessen the stigma about mental and emotional stress for new moms like me. And it's also nice to know na hindi ako alone in my journey. And syempre isipin, lagi ko lang iniisip na strong ako. So dapat lagi natin iniisip na strong tayo and it will become true. Tama, positive. Yan, I know mag-a-agree si Mami Eileen. Ako, Mami Rica, yes, we are here for you and for all, di ba? Virtual hugs and group hugs yes. For all of you guys. Being a parent is tough, we know that. Wala namang madali sa buhay, di ba? Pero it's very fulfilling talaga to navigate being a new mommy or daddy and we must all have the support that we can. Right, Mami Eileen? Yes, yes, yes. Napakahalaga talaga yung support system na meron tayo. Ibang klase. And of course, hindi lang yung support dito sa group, hindi lang sa aming lahat, hindi lang kay Mami Eileen, kay Mami Ara, sa mga families nyo din po, sa mga friends nyo, be open. And I know reliable and trusted natin yan lahat. Of course, basta trusted and reliable, kasama natin every step of our parenthood journey, ang Pampers. Huwag na huwag nyo kakalimutan mag-stock niyan, ha? July 29 to 31, alam nyo na. Throughout the year, siyempre, diba? Sing-singit ko pa yun, ha? Kasi para ma-remind silang lahat na eto na yun, 30% pa naman, no? Throughout the year, syempre, nandiyan ang Pampers katuwang natin, Pampers parents with their babies. Diba, Mami Ara? Correct. Mula newborn hanggang lumaki si baby Yana. Oh, maya nga. Pampers lang talaga ang ginamit ko. Subok ko na ang quality and talagang I can attest to long-lasting protection that Pampers gives. Kaya talaga favorite ko yung triple protection na binibigay ng Pampers. Una, best diaper talaga for anti-rush dahil sa front-to-back absorption. Diba? Alam nyo na yan. Perfect ito for newborns kasi Pampers has magic gel channels that instantly absorbs wetness. Plus, hindi irritable yung baby nyo. Siyempre, may peace of mind ka. Diba? Peaceful lang tulog mo. Maganda ka. May energy ka lagi. At dahil pinapalit ng palit, more savings. So, marami kang mabibili sa mga panahon ngayon. Sobrang kailangan yan. Diba, Mami Rica? Yes, yes na yes. True yan, Mami Vanna. Lalo na with everything happening around us. Alam ko naman, lahat nakaka-relate sa akin when I say na I only want the best for my baby. As in, I only want to give baby Navi the best. And syempre, yung save ko sa diapers with Pampers, it goes a really, really long way. Syempre, hindi lang sa diapers yung nasa-save mo kasi nga, with Pampers, iwas rashes si baby. So, syempre, iwas din tayo sa mga ginagastos for check-ups kasi nag-rashes siya, hindi nawawala ganyan. So, ang dami talagang savings with Pampers. Wise choice. I like that, Mami Rica, ha? Dahil din sa anti-leak guards ng Pampers, siguradong walang taghas ang diaper ni baby. Hindi ka lang tipid sa gastos,
sa dermatic feed ka pa sa energy. Ay, kailangan talaga natin ng energy. Hindi ka na maglalaban ng paulit-ulit ng punda or kumot or bedsheet. Kung napanood mo, Mami Rica, yung ano, yung last time namin nag-leak yung brand X doon sa bedsheet namin. Kaya naman, less stress and more time for baby talaga itong Pampers, especially for new mommies. Oh, naku, naalala ko pa yon yung stress mo nung nag-leak. Diba? Na nag-leak yung ibang brand. Naku, Lord Jesus. Oh, well, isa lang naman ang importante. Pampers is really connected talaga yung ginhawa, di ba? Ginhawa sa ating buhay as a mommy and daddy, nakakabilib, syempre, di ba? And of course, now naman mga mommies, before we end the episode, mabilis lang, closing thoughts. Yung mga one-liner summary na natutunan nyo today. Go, Mami Ara! Ako, one important na natutunan ko talaga, hindi yan natin nadadaan sa dasal lang. I mean, we need God, we need God's guidance, but we mostly need professional help. Yun talaga. Kaya Mami Aileen, thankful talaga ako na I'm part of this episode. Tsaka ikaw pa yung guest namin. Like, super duper thankful, Mami Aileen. Ang dami kong natutunan. And that one part na hereditary, yung PPD. So, hindi natin yan maiiwasan, but eventually, nandun nga yan mismo rin sa atin, diba? So, thank you, Mami Aileen. Correct. So, thank you. That was wonderful, Mami Rica. For me, yung learning ko today is, ano talaga, acceptance is the first step to healing talaga. So, ayun yung pinaka nag-stick sa akin sa usapan natin today. So, super thankful ako na we have this platform para rin aware yung other mommies na this is real and there are other people in this journey with us. So, we have to accept that we are going through this talaga. So, again, also, thank you for having me here, for letting me share my story. And thank you rin kay Mami Aileen. I really, really learned a lot, especially as a first-time mom. You're welcome. Yes. Okay. Thank you so much, Mami Rica. At least, diba, open ka na. And of course, maraming kang natutunan for this. Yun naman talaga yung goal namin para sa mga first-time moms to. Next, Mami Aileen! Yes, sa akin naman ano, healing is a process. Huwag po tayo magmadali. Pero diba, physically, gusto mo ulit agad maging sexy katulad ng bago ka mabuntis, it will take some time. Ganon din po at emotional at saka mental well-being. So huwag po tayo magmadali, pero ano pa rin, move forward ka pa rin. Yun lang. Correct. Wow, thank you so much. At syempre, hindi din ako magpapahuli. Meron din. Well, I guess yung pinaka-takeout ko today is don't be scared. Seek help. Kasi yun naman po talaga. In any form, medically, spiritually, kung saan nyo gusto simulan, basta don't be scared and seek help. Yun po talaga yung kailangan. Hindi po natin kaya lahat. Di ba nga sabi nila, no man is an island. So, kailangan talaga. Meron po tayo at merong makakausap. Especially dito sa ating napag-usapan ngayon. Di ba? So, yun. So, and now, babasahin ko naman ngayon ang lucky winner sa ating question of the day kanina. It's from... Yan. Tingnan natin. Nandiyan na ba siya? From Mary Rose Agot. Wow, from Mary Rose Agot. Sige, sabi niya, nakakataba ng puso maging mommy. Yung excitement ko noon, iyak and tawa. Pero worth it lahat yon dahil lumaki siya na healthy and protected. Oh! Totoo. Yes. Congratulations, Mommy Mary Rose Agot. Wow! Talagang, alam mo, Mami Aileen at Mami Ara at Mami Rica, pag galing sa puso, ano? Yes. Ibang klase. Tumatagos. Thank you so much. Ibang klase ka. Ang ganda. Dahil dyan, you win 300 Pampers Lazada voucher. There you go. And of course, nandito sa inyong screen ngayon ang iba pang winners of our Power Games. Ayan. Andyan yung winner ng standby game natin. Si Mami Fraxine. Si Mami Rosalie, Mami Irene, Mami Rosemar, Carol, Mami Carol, Pampers Power Game, Mami Lyomi, Rihanna, Arvin, Sir Daddy Arvin, and Mami Roselle. Wow! Woo! Congratulations sa inyong lahat. Grabe. Natapos na naman ang isang makabuluhang chikahan natin today, sabi ko naman sa inyo.
i-alarm nyo na ng 1:45 para magre-ready na kayo niyan, di ba? Mag 2 o'clock na every Monday yan. Today, of course, ibang klase po yung napag-usapan natin. I hope marami kayong natutunan, pero may isa pa tayong pasabog. Oo, meron pa tayong giveaway. All you have to do is share with us your Pampers story and tell us how Pampers empower you to be power parents. And of course, you have to post it on Facebook with photos. Syempre, use the hashtag Pampers Power Protection, hashtag Pampers Power Parents, and of course, make sure naka-public po kayo para naman makita namin yan. We will be announcing the winners on our next episode, which is on August 3. Akalain mo, August na. Monday, syempre, 2 p.m. So, Power Parents, kita-kita tayo ulit for another afternoon of fun-filled chikahan. Again, our next schedule is August 3 and August 27. Mommies, any last word for our viewers? Simulan natin kay Mami Ara. Yes, thank you so much sa mga mommies na nanonood ngayon. I hope naka-follow din po kayo sa ating Facebook page. That's Mami Ara Casas Tumuran. Sa Instagram naman at Mami Ara Casas Tumuran. And sa YouTube channel, that's Mami Ara Casas Tumuran. Baka hindi pa nila na-memorize yun, ha? Ilang beses ka lang inulit yun. Mami Ara Casas Tumuran. Ayan po. Okay, thank you, Mami Ara. Maraming salamat sa'yo. Thank Grabe, you. All the way from Davao yan, ha? Ang powerful power mommy natin yan. Yes. Okay. Thank you pala sa Pampers and sa Fuse for having me again dito. Second time ko na. Thank you so much, Pampers family and Fuse family. Jem, thank you. Okay, there you go. Mami Aileen! Yes, para sa mga parents na nangangailangan ng help, pwede nyo ako mahanap sa page ng Filipino Mental Health Community. Ulitin ko, katulad ng sinabi ni Mami Ara, ulit-ulit, Filipino Mental Health Community page. Makita nyo po doon, nandun po ako. So kung kailangan nyo ng help, andun nyo ako marireach out. Okay? Alright. Filipino Mental Health Community. There you go. Thank you so much, Mami Aileen. Sobrang natuto kami. Marami kami natutunan and alam ko itong topic natin ngayon at itong episode natin will be one of the memorable episodes that we will have here at Pampers Power Parent Show dahil maraming nag-open ng mind. Hindi lang mommies, pati daddies, 'di ba? Alam niyo 'yan. Okay, so next, Mami Rica. Ayun, unang-una sa lahat, thank you sa Pampers for letting me share my story here nga. And ang dami ko rin talagang natutunan. Thank you rin sa lahat ng power parents na nanood sa atin ngayon. Wala naman ako ipa-plug yung IG ko lang. So, follow nyo ako sa IG. At A7XRika. Ulit-ulitin ko rin ba? A7XRika. Ayan, you'll see pictures of baby Navi there. So, ayan, follow nyo ako. Thank you, Mami Rica. Sobrang saludo kami sa iyo. Keep shining, my love. Ibang klase ang power mo. So I hope yung story mo will be very inspiring sa lahat ng first time moms, 'di ba? Iba ka, hindi ka first time, iba. Ang cute ni baby, oh. Wow, 'di ba? Ang bilis niya, na-follow agad. Okay, at sa mga power parents yung power game winners natin, sa lahat ng mga winners natin, please do follow si Mami Ara sa page niya to claim your prizes. Mami Ara, once again, ano yung page mo? Mami Ara Casas Tumuran. Ayan. Ayun po. Sir, kailang Mami Ara, lalabas din naman yan. Correct. Lalabas at lalabas na yan. Nag-iisang Mami Ara lang ng Davao yan. So, there you have it. And of course, please feel free to follow me on my page. That's Mami Vanna, V-A-N-N-A. And on IG, that's at Vanna R. Reyes. Ayun. Di ba? Daming R? There. At alam ko, marami na naman magtatag sa mga power parents. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. To all those power parents na lagi pong nagtatag sa akin, nagme-message sa akin, maraming maraming salamat po for being with us each and every episode. Dahil napaka-importante po sa amin ito. And alam mo, sila talaga yung nag-post. Sila na yung nagsasabi na
gamitin niyo po ang Pampers. Sabi nga ni Mami Vanna, ganyan. Parang sobrang nakaka-touch na ang dami nilang sinishare na gano'n. And it's really fulfilling for us, especially me personally, na nagiging party po kami ng buhay niyo every Monday, di ba? Kahit every Monday lang. So please do spread the love. Keep shining, everyone. Thank you, Mami Ara. Thank you, Mami Aileen. Mami Rica, thank you so much. And of course, to everyone who tuned in dito sa Power Parents Show. Light and love. Have a good day. This has been Vanna Reyes. Thank you so much. Let's talk about you, parenthood, your babies, and everything in between. Welcome to the Pampers Power Parent Show,